ang banal na misa ang taluktok ng ating buhay Kristiyano. Kaya't alamin natin ang iba't ibang bahagi ng misa upang lalong mapalalim ang ating debosyon at pagmamahal dito. Ano ba ang consecration o konsegrasyon? Ayon sa tradisyon ng simbahan sa Silangan, ang epiklesis ay siyang nagdudulot na maganap ang konsegrasyon, yung pagbabago ng tinapay at alak tungo sa pagiging katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, sabi natin sa misa. Sa tradisyon naman ng kanluran, ang nagdudulot ng consecration o pagbabagong ito ay ang salaysay ng huling hapunan. Nang gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay. Maraming haka-haka tungkol sa consecration dahil sa inaakala natin na parang magic o bigla ang kapangyarihan na kaakibat ng pagbigkas ng mga mahahalagang salita ng Panginoon mula sa bibig ng pari. Subalit hindi basta-basta nagaganap ang konsegrasyon o konsekrasyon. Halimbawa, hindi maaaring ikonsegra ng pari ang mga tinapay sa bakery. Lahat ng sakramento ay may kaugnay na diwa at intensyon ng simbahan. Dahil sa mga salita sa huling hapunan na salin sa Latin, hoc est enim corpus meum. Dito nga po nabuo yung mga magic words na do hocus pocus dahil sa maling pandinig ng mga tao na ngayon ay ginagamit ng mga magician bilang panggagaya sa mga salita ng pari sa misa. Para bang kung may magic na nagyayari sa misa, magagawa din namin yung magic na yan pag ginaya namin yung salita ng pari. Eh, mali po yun. Kaya maling tanong yung saan eksaktong bahagi ng misa ba? Anong eksaktong salita ba ang nagaganap na yung pagiging katawan at dugo ni Kristo mula sa tinapay at alak? Kasi hindi yun ganon. Ang buong panalangin eukaristiko, ibig sabihin yung totality, kabuuan ng misa, lalo na yung eucharistic prayer, mula doon sa sagutang panimula, sumiin niyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa, hanggang bago yung Ama namin. Yan ay isang nagkakaisa at tuloy-tuloy na papuri, pagpapala, pasasalamat at pagsamo sa Diyos. Sa kabuuang ito ng panalangin, doon nagaganap ang consecration. May mga panalangin eukaristiko na walang tahasang epiklesis. Tulad ng unang panalangin eukaristiko o yung Roman Canon, wala iyang direct mention na inaanyayahan ng Espiritu Santo na ganapin ang pagbabago. At meron din mga eukaristikong panalangin na walang tahasang paglalahad ng huling hapunan naman, tulad ng ginagamit ng mga Chaldeans, yung anaphora ni Aday at Mary na tinatawag. Subalit, ang mga panalangin eukaristikong ito, kahit walang tahasang epiklesis at walang tahasang paglalahad ng huling hapunan, ay mga tunay, wasto at mabisang panalangin eukaristiko at tinatanggap ng simbahan bilang bahagi ng totoo na misa ng mga Kristiyano sa kanluran man o sa silangan. Kaya kung tutuusin, hindi sa isang bahagi lamang, sa isang salita lamang, nakabase ang consecration o konsegrasyon. Tatandaan natin, ang pagbabago ng katawan at dugo ni Kristo ay nagaganap sa kabuuan ng panalangin eukaristiko. Amen.